una po, may issue na naman ang mga DDS laban kay Mayor Isko. Siya nga pala, malapit na at 30. Kaya kailangan po sila magpakita ng accomplishment report para mabayaran sila ng mga buwis galing sa atin para ituloy nila yung pagpapapromote sa puon nila at saka banata naman yung mga llamadong kandidato tulad ni Mayor Isko. So, yung quincenas po nila, so sana hindi sila nang kumonsensya na nagpapakain sa pamilya nila na galing sa buwis ng bayan. Pero haya na lang natin sila po. Sagutin na lang natin itong bagong kwan pa tirada nila sa parating na quincenas. Kwan na po, 26 na ngayon eh. So ilang araw na lang kailangan mag-submit sila ng report na binanatan ko si Isko. So yung bago po nila ngayon ay hinalungkat nila na issue na inaresto daw po si Mayor Isko sa illegal gambling. Sabi pa nga dito yung sa Lapu-Lapu account. So kinukort talaga po nila yung mga Bisayan boots. Kasi sabi nga nila mahina daw si Mayor Isko, although yung unang post sa pakita naman natin na yung top Cebu politicians tulad ni Sir Ospeña napunta na kay Isko at saka nagdala pa siya ng mga mayors at congressmen at councilors doon. So sabi pa dito ng Lapu-Lapu account, syempre troll. So the rumors are true. Sugarol Jude D.I. Kang Dakuk. At hashtag bingo. Pagkatapos yun, yung news nga na Inquirer Net na sinabi na Isko Moreno, 5 allies held over bingo game. At buti naman po, itong Inquirer po, itong Rappler po, nagpa-fact-checking po sila. Kasi yung nga po sa dami ng mga fake news. So maganda itong sinabi nila na sabi nila, missing context. Wala pong konteksto or wala sa katotohanan or kulang sa katotohanan or kulang sa yung realidad itong balita na ito. Kasi sabi nga ng Rappler, di Manila Prosecutor's Office daw po nag-drop naman yung kaso na ito. So yung po Prosecutor's Office po kasi ay independent po sa City Hall, kahit ang opisina nila sa Manila City Hall, pero under po sila sa DOJ, Department of Justice, at dinismiss nila po, no? So yun nga po, nakakatuwa po kasi itong issue galing pa 2013 po nung si Isko ay I think vice mayor or councilor. I-check ko pa yan kasi bigla-bigla ako po itong nakwan na hagip sa kwan ko. Pagkatapos po kwan po yung kaya na kwan siya dahil sa pabingo nito na file siya ng illegal gambling charges. Yung po yung na-kwan rin po siya, na-aresto siya kasi naalala ko po ito eh, kasi pina-TV po ito. Ang gumalaw po dito ay si Manila Mayor Lim na kalaban mortal talaga ni Mayor Isko. So siya ang nag-initiate nito po kasi naghahanap talaga siya ng issue. I think tama, Vice Mayor na si Mayor Isko dito, kasi alam niya tatagbo si Vice Mayor sa kanya, laban sa kanya. And then eventually nga po sa next election na nagbanggaan nga po sila, although si ERAP won. So yung post po naging viral naman po, at pagkatapos nagkuan po na meron pa po, nilabas rin mga screen grab ng news ng kwan na ng GMA, ABS. So kwan nga po talaga yung parang
sinet up talaga po na inabangan talaga nila na may pabingo. Kasi that time, may mga pabingo program si Mayor Isko. So isipin nyo po kung ginagawa nila ito, kung illegal yung mga kwan. Ang daming tao nagpapabingo kahit sa mga Paris Church po eh. So yun po, sa kaso daw na ito, walang kwan, walang permit daw po galing sa City Hall. Siyempre, hindi naman mag-issue ng permit si Manila Mayor Alfredo Lim dahil kalaban niya, mortal niya si Mayor Isko. Pagkatapos po, nung vice mayor siya, he was arrested nung February 16, 2013 dahil siya po nag-sponsor daw ng kwan, ng pabingo. And then sa counter affidavit nga ni Vice Mayor Isko na sinabi niya na wala naman pera involved. Kumbaga, for clean fun lang yun. Di ba ginagawa rin po talaga natin for clean fun lang po. May mga award-award na in kinds na hindi naman po pera. Yung katuwaan lang po. Katuwaan lang, no? Sabi pa nga nila, quote, "No wager was involved in the bingo games that was sponsored. It was purely done as a form of parlor games." Di ba po, parati naman tayo nagpa-parlor games sa mga papiesta, ganun, sa mga barabarangay, di ba? "So for entertainment purposes, without any cost to our constitution, and that bingo card was given for free." So hindi po yung parang bibili ka ng bingo na kwan. So yung sabi pa nga ni then Vice Mayor Isko na ang news daw na ito was malicious at fabricated. So kumbaga, yun nga po, gawa-gawa na nga po. So na-release rin po siya a day later. Kasi nga po, walang no case nga po. Kasi hindi naman talaga, kwan, walang evidence eh. According pa nga po kay Chief Fiscal Elaine Cerezo, sa kwan nila, sa decision nila o sa ruling sa kwan nila, sa ruling nila, "We are being released on the basis of hindi, ito po sinabi ng kwan na ni Mayor Isko, quoting the chief prosecutor po, sabi niya, "We are being released on the basis of insufficiency in evidence." Ibig po sabihin, hindi siya pwede ma-proceed as kaso kasi insufficiency, kumbaga walang ebidensya. Yung nga po, echo-echo lang, gawa-gawa lang. So sabi niya ni Mayor Isko, Vice Mayor noon, "Sa madaling salita, napatunayan namin na kami ay hindi lumabak sa batas at kulang ang ebidensya." Kulang ang ebidensya kasi walang crime. Hindi nga sila lumabag ng batas. O yung nga po sabi ni Mayor Isko sa DZMM sa interview. So, ito nga po. Isa na naman itong kwan. Isa na naman itong attempt na sirain si Mayor Isko pagkatapos sirain siya sa mata ng tao, sa mga botante. Pagkatapos, ang tinatarget talaga nila, lapu-lapu account, kungwari sa Bisayas, pagkatapos ang salita, Bisayas. So, kasama pa po ito yung mga banat nila noon na si Mayor Isko daw ay, kwan, ay nagpahayag daw po ng mga pananalita o quotation na discriminatory sa people of Visayas and Mindanao. When in fact, alam naman natin talaga, yung parents niya came from Antique and Samar, Northern Samar. So by blood, Bisaya po talaga siya. Kaya hindi niya po maalis yan. At tulad ng iba po na mga taga Mindanao or Visayas na dumapo sa Manila na tinalikuran na or kinakahiya yung pagka-Bisaya nila or pagka-Mindanawa nila. Eh si Mayor Isko, hindi ho ganun. Every time mag-speech siya, sinasabi niya, "I'm a proud Bisayan." And mula pa po 2019, ganun na po ang mga speeches niya. So, hindi pa po, wala pa pong claimor na tumagbo siya bilang presidente. Proud na siya. Para ako po, paulit-ulit ko sa mga vlogs ko na I'm a proud Mindanawan, I'm a proud Sambungueño. So, ganun po rin si Mayor Isko. So, ngayon, takot po sila kasi
alam nila malakas si Mayor Isko sa Luzon, kung saan 55% ng boto andito po, or about roughly according sa 2015 figure, 30 million. Ang pangalawa po, malakas, ay hati-hati po yung Visayas and Mindanao. Visayas, mga roughly mga 9 million, 9.8, and then Mindanao, 9.5 million. So, natatakot po sila yung 30 million plus yung 9 million or 10 million na siguro ngayon, or 11. So, malakas, Luzon makes up 55% of the votes. Doon pa lang malakas sa Isko, eh. Kung madagdagan pa natin yung Visayas and Mindanao. Takot na po sila, kaya wala nang katigil-tigil yung mga trolling nila, yung mga fake news nila, including yung 1 billion daw, ganun-ganun. So, it only boils down to the fact na ito ka, si Mayor Isko na talaga is the candidate to beat. Not only dumadapo sa kanya yung lahat ng mga higante sa politika from Luzon, Visayas, and Mindanao, kundi sa kanya na rin dumadapo lahat ng mga fake news, lahat ng mga atake, hinahalungkat yung brief niya, hinahalungkat yung pabingo niya, lahat po, baka one of these days po, ilalabas rin na nag-conspire siya kay Magellan para mag-assassinate si Lapu-Lapu. Baka ganun rin po, or by involvement siya nung namatay na of old age si Lapu-Lapu. So, ganun po. So, let's brace for more attacks, dahil parating na naman po yung 30 at kailangan na naman ng proof of life or resibo yung mga trolls para ipakita na binanata nila si Isko at prinomote nila yung poon nila. Thanks to our taxes. Kaya po, wag na natin sila patulan. Mag-unsubscribe na po tayo sa mga vlogs nila. At let's starve the troll. Kasi busog na sila sa mga pera natin. Wag na natin sila hayaan na pati yung future natin, President, New Philippines, sirain nila po. Kasi only Isko can bring that up. At alam nila yan, at takot na takot sila dyan. So again, thank you for watching, and please subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel, and see you po in my next vlog. Oh, sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nokum, subscribe kayo rito sa Vlogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo, mga kababayan. Always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.